everyone, for today's vlog, we're going to cook Coco patties with the use of coconut residue. We commonly call this sapal sa Bisaya o sa Waray o Gimas. So, syempre sa ngayon gusto nating makatipid kaya dapat wala tayong tinatapon. Okay? Here are the ingredients. Samahin lang natin, syempre, yung ating bida sa recipe na to, which is the coconut residue or sapal. Mga kababayan sa Samar, Ugimas. Then, 1 cup all-purpose flour. Then, onions. Yan. Mix lang. Okay, so nandiyan na yung onions. I have here spring onions. Syempre, kailangan natin ng salt to taste. Kung gusto nyo pong kamayin, pwede naman, at least mas ma-feel nyo talaga. Pero sa ngayon, hindi ko po kakamayin. So, gumamit lang ako nitong sandok pang mix. Okay, buhos na natin yung itlog. So, mahalaga po din yung itlog. Parang binder siya ng lahat ng ingredients. So, mix-mix na lang din uli. So, haluin muna namin to. Balikan namin kayo pag ipiprito na natin. Okay, so ayan na po. Piniprito na natin siya. The usual na pagpiprito, wait until golden brown. A few moments later. Ito na guys, yung ating Coco patties. Or kung gusto niyo tawagin tortang sapal or coconut fritters, kayo pong bahala. Masa tikman natin ha. Papatingin namin sa inyo kung gaano to ka crunchy. Meron akong guest na taga-tikim. Mas masarap po ito kung may kasama. Masarap. Diba? Masarap na. Nakipid pa. So, tignan natin ha. Masarap din sa mga bahay. Para maniwala kayo sa amin, pwedeng gawing ulam. Okay? So with that, thank you for watching once again. At sana po may natutunan kayo ngayong araw na to sa aming vlog. So, feedback naman pagka nagawa niya sa bahay niyo at nasarapan din kayo. Para wala tayong sinasayang sa ating mga tahanan. Dahil mahirap ang buhay ngayon, kailangang pagtipid. So, that's all guys. I'll see you next vlog. Thank you!